Meron tayong bagong laruan dito, yan, or bagong tools. Okay, ito yung tinatawag na torque wrench. Kaya siya tinawag na torque wrench kasi meron siyang value ng torque. Ibig sabihin nun, yung torque value ng isang nut, kaya niyang ibigay. Okay, so kumbaga precise or specific na value na nagagawa niya, no? Paggamit ng torque wrench, madali lang naman yan. Sa may head niya, sa may ulo, ayan, dyan yung nilalagay yung 1/2 inch na socket. Okay, dito yung adjuster niya kung gusto mong pa counterclockwise or pa clockwise, ayan. Then dito sa may knob, okay, or dito sa may settings, may mga nakalagay dyan na numbers, okay, number of torques in newtons meter from 28 to 210. Sa kabila, merong value dyan na kps and kgs, no? So ibang measurement naman yan. And then dito may mga value dyan from 0 to 12. Ito meron namang sa pinakailali, meron naman dyan knob na nakalagay lock or unlock. So kapag i-unlock natin siya counter clockwise, then pagka ilalak naman natin siya is clockwise naman. So example, mag-a-adjust tayo. So kunwari ilalagay natin siya sa pinakamababa, 28 Newton meter, okay? Clockwise natin siya, okay, para lumuwag. Pagka yan ay lumuwag na, okay? So pwede na natin siyang i-adjust. Okay, for example, i-adjust natin siya sa 112. Okay, just lang, pipilitin lang natin siya pa clockwise. So hanggang ma-reach natin yung 112, so ilalagay lang natin siya sa 0. Ayan. So ibig sabihin, nakatapat na siya dun sa value na 112 or 112. Ayan. And then kung gusto natin magbawas, for example, kung gusto natin kunin yung 100, okay, so magbabawas tayo ng 12. So from 0, magka-count lang tayo dyan ng 12, okay. Example, 0, bawat line is isa yung count nya. Okay, so yan. So magbabawas tayo ng 12, di ba? Okay, magbabawas na tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ibig sabihin, nasa 100 na siya. Okay, kasi nagbawas tayo ng 12. Then, tsaka natin siya hihigpitan. Okay, para hindi siya gagalaw ito. Okay, yan. Pwede na natin siyang gamitin. Meron yung clicking sound. Okay. So, merong click. So, ulitin pa natin ng isa. Okay. Okay. May clicking sound yan. Ibig sabihin, pagka sinikipan na natin, may narinig tayong clicking sound. Okay, ibig sabihin, na-reach niya na yung value na nilagay natin dito sa settings. Okay. May tips naman ako para mapatagal natin yung buhay niya or yung hindi agad siya masira. Kasi, since ito is a precise tool, ibig sabihin, kailangan laging nasa accurate yung yung performance or yung buhay nito, kailangan natin siyang ingatan. Iba yung mga nagpapakos kung bakit mabilis masira yung torque wrench. Ayan. Okay, yung number one dyan, since ito ay precise, but accurate siya kasi ginagamit natin siya sa pinaka-specific na settings, diba? Sa torque. Okay? So, ito is hindi siya pwedeng mabagsak kasi may mga components dyan sa loob, spring, oil, or kung ano pa man ang mga nakalagay dyan para sa loob. Pag nabagsak to, pwedeng masira agad. Or hindi na siya maging accurate yung settings ng torque niya. Dahil dun sa nabagsak lang siya, no? So, kailangan hindi natin siya, iingatan natin na hindi mabagsak, no? Okay, yun yung number one. So, yung number two, para hindi siya mas madaling masira, is kapag ginagamit natin siya. So, for example, nilagay natin siya sa 100, okay? So, habang ina-adjust natin siya or ginagamit natin siya, then meron tayong narinig na click sound. Okay, ibig sabihin, na-set na natin siya sa 100 torque, okay? Ginagawa natin is
dinidiretso pa natin siya, no? Tinet natin na torque settings is lumalampas na yung paggamit natin. So, kung parang pinipwersa natin siya, no? Dun sa nilagay nating settings. So, yung limit nung ano, nung sa torque, okay? Isa pa yun sa nakapagpapasira sa kanya. Nawawala na siya sa accuracy ng torque setting. Okay. Yung number 3 naman, kung bakit madaling masira is okay. Kasi since ito ay lubricated ng langis sa loob, okay, dapat hindi natin siya hinahayaang mababad sa basa, okay? Hindi natin siya hinahayaang mababad sa kahit anumang liquid, okay? So, for example, sobrang dumi niya, gusto niya siyang linisin. Gusto niya siyang linisin ng gasolina or ibabad sa gasolina para mawala yung mga grasa, langis. Okay, so hindi pwedeng mabasa ng gasolina yan kasi meron nga mga component sa loob yan na spring na kailangang mapanatili yung lubrication. So kapag ka binabad natin siya sa gasolina is masisira yung langis niya, no? Or hindi na katagalan mawala na yung lubrication dun sa loob. Okay, so yun yung number 3 na nakapagpapasira sa kanya. Pang-apat, ito is kapag ka hindi na natin siya ginagamit, for example, tatabi na natin siya, okay, tapos na tayong gumamit, tapos na natin siyang gamitin kasi in-adjust na natin siya yung ginagawa natin, okay, so itatabi na natin siya. So, ang gagawin natin is ilalagay natin siya sa pinaka mababang settings, which is yung 28, di ba? Okay, so ilalagay natin siya kapag hindi natin siya ginagamit kasi yung spring sa loob, okay, habang hindi natin siya ginagamit, yung spring sa loob is wala siyang, hindi siya persado, no? Kailangan ilagay natin siya sa pinakamababang settings. Kasi pagka hinayaan natin siyang ganun, pwedeng masira yung, or ma-form, masira yung form ng spring sa loob or yung component sa loob kasi persado siya ng tinaasa natin yung settings habang hindi naman natin siya ginagamit para hindi siya madaling masira. Okay, ilalagay natin siya sa pinaka-lowest settings. Okay, which is 28. Hindi tayo pwedeng, hindi natin siya pwedeng isagad. Kunwari, below 28. O, hindi natin siya dapat ginaganon. Ang sinabi ko is, nakalagay naman yun dun sa manual. Ayan. So, sa 28 natin siya ilalagay. Okay, yan. Then, pwede na natin siyang ilock. Okay. Hindi na natin siyang itago. Ayan. Hindi. Since hindi naman natin siya gagamitin. Ayan. Kailangan naka-low setting lang siya. Okay. Tabi natin siya sa safe place na hindi nababagsak. Ayan. Yun lang yung mga tips ko sa inyo para hindi siya mabilis masira, no? Ayan. Andito naman, meron naman siyang manual tsaka yung chart dito. May kasama siyang ganyan. So, yung conversion table ng foot pounds, kilo, kilograms meter, newtons meter, ayan, ayan, etc. Okay. Then, meron naman siyang how to use. Ayan. How to balance. Okay. So, ayan, meron naman dyan. Then, meron dyan caution. Okay, mga reminders na mga reminders or tips para hindi siya again, hindi siya masira agad, no? So, yun lang mga pop. So, sana nga nakatulong tong video na to. Kahit papano, hindi ka pa nakapalo sa ating Facebook, pakipalo na lang ating Facebook and then pakisubscribe yung ating YouTube channel. Then, click mo na yung notification bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod nating video. Hanggang dito lang, maraming salamat. God bless, right safe.